Baba. Feeling ko matangkad ako. Ayan, feeling lang yun, feeling lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan. Maaraw na umaga, pulitin pala. Sige, sabi mo sa katabi mo, I'm blessed, you are here. I'm blessed, you are here. Sabi mo sa kanya, it is good to touch an original. Sige, kamayan mo, higpitan mo. Nag-iisa yan. At yung katabi mo, nag-iisa yan. Malayang kapag naman. Amen. Glory to God. Ang ating pong topic ngayon, ang ating pong verse, matatagpuan natin sa Proverbs. Chapter 3. Verse 5 and 6. Tawikaan sa Tagalog. 5 and 6. Tawikaan, chapter 3, verses 5 and 6. Chapter 3, verse 5 and 6. Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Amen. 5 and 6. Sige po, tumayo po tayo saglit. Basahin po natin ng sabay-sabay. Are you there? Amen. Kung nandun na po kayo, sige po, sabay-sabay natin basahin. May naghahanap pa. Sige, pagbibigyan kita ng 1 minute. Hanapin mo. Proverbs 3, Proverbs 3, verses 5 and 6. Are you there? Yes. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Go! Kayawi ka magtiwala ng puso at busan at huwag kang mayaman sa sariling pagmanan. Siya ang sambunin ng lahat at mabarap. Natiyakang inulumpa sa lahat yung lahat. Amen. Pwede na po tayo mga po. Pupalain lang dyan ang kanyang salita. Papamanggatan po natin ang topic natin ngayon na live a better life. Trust God. Amen. Live a better life. Trust God. Amen? The Bible says in John 10:10, naparito ang kaaway para sumirap, umasa, pumatay. Subalit naparito si Kristo para bigyan tayo ng isang buhay na ganap, kasiyasiya at nag-uumapaw. Diba? Naalala nyo pa nung tayo mag-born again? Lahat po ba tayo dito Christian na? Sinabi ko pong Christian, tumanggap sa Panginoon. Bilang Panginoon tagapagligtas, sige po, itaas na yung kamay ng lahat ng Christians. Amen. Kapatid, kamay ka mo pa ng aking Christian. Okay. Sige po, pwede nang iba ba? Parang kinder, no? Lead or live? Amen? Live a better life. Mamuhay ng mabuting buhay. Magtiwala sa Diyos. Maniwala sa Diyos pala. Katulad po ng sabi ko, nung maranasan natin ang Panginoon sa ating buhay, nung tayo maborn again, nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, our life supposed to be better, not bitter. Amen? Nung makilala natin siya, dapat ang buhay natin ay paganda ng paganda. Hindi papait ng papait. Sad to discover, marami po ako nakaka-sharing, maraming Christian ngayon, ultimong pastor, have a bitter life. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot na maraming Kristiyano ngayon are all bitter, not better. Why is that? Sa bakit pa ganun? Mahilig sa ampalaya. Amen? Mahilig daw sa ampalaya. Amen?
Imbis na paganda ng paganda, paasim ng paasim. Patanda ng patanda ang mukha. Amen. Age 40 pa lang, mukha ng 60. Ouch. Ouch. Amen. Meron namang age 50 na, mukha pang 25. Amen. Amen. Why is that? Bakit nga ba? Marami ngayong Kristiyano na imbis bumuti, sumasama ang buhay. Bakit? It is because they lean on their own strength. They lean on their own ability. They lean on their own ways. They lean on their own understanding. Alam ko na lahat. Knowing all Christian. Amen? Ayaw magpaturo. Amen? Ang hirap turuan. Walang teachable spirit. There is no such thing as perfect person. Wala pong perfect person. Si Kristo lang po yun. Kaya nga tayo nakakonnect kay Kristo eh. Yes. To be perfect. Yes. Amen? Pero ikaw at ako, may detection lahat tayo. Yes. Kaya kita mo, may kulubutang noo ko. Detection! Amen? Kahit anong ngiti ko, talaga may kulubot pa rin eh. Amen? So, wala pong perfect Christian. Pero napakasarap po na ang buhay natin ay pabuti ng pabuti. Amen. Hindi pa asim ng paasim. Hindi pa pait ng papait. Amen? If we simply put our trust in God, life will be better. Amen? Remember, church, trust is a choice. It's a decision. Amen? Trusting self will limit you. Trusting others will disappoint you. Amen? Trusting things will frustrate you. But trusting God will bless you. Amen. So church, sabi sa ating verse, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos ng buo mong puso. Amen. Ibig sabihin ng buo, 100%, hindi yung kaputol lang. Para bang hati yung puso. Narinig akong sharing, sabi niya, iba ang aking personal life kaysa sa aking Christian life. Oops! How much? Okay ba? Ibig sabihin, hati ang puso mo. Ibig sabihin, lumalakad ka sa dalawang ilog, sa hang. Isa sa mundo, isa sa Panginoon, nasa guwating na siya. Namamangka ka sa dalawang ilog. Amen? Sabi nun, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Our understanding is so limitless. Limited lang ang ating pangunawa. Limit sa ating mga nakikita. Amen? Minsan may mga sakit. Walang lunas. Hindi tayo nakatingin. Pero sa Diyos may himala. Amen? Sinabi ng doktor, wala ka ng kagalingan. Wala nang solusyon, pero sa Diyos may solusyon. Amen. Ang sagot lamang ay ano? Trust in the Lord with all your heart. May mga bagay tayo na kahit matanda na tayo sa edad, hindi naman sa mukha, sa edad lang. Amen? Kahit matanda na tayo sa edad, may mga bagay pa rin na hindi natin lubusan na uunawaan. Amen. Kapatid, huwag kang magpakatanda sa kaiisip na maintindihan mo ang lahat ng bagay. Hindi ka Diyos. God knows all. Amen? Yes, ang amen. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tayo, limited. Amen ba? Amen. Amen. Sometimes we don't understand the whys of life. It is where trust is needed. Pag hindi natin na naiintindihan, hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay, mga pagsubok na ating nararanasan, it is time to put your trust in the Lord. Amen. And lean not on your own understanding. Marami, pag financial ang problema, trust in the bank. Amen? Trust the system.
maraming ganun. Hindi po ako galit sa inyo, amen. Sasabihan ko lang po kayo, may mga panahon na kung tayo po ay, sabi nga, kapag maiksi ang kumot, minsan kailangan natin mamaluktot. We need to know the priority of life. Amen? Wala ka lang cellphone, nahutang ka. Ako nga, yung cellphone ko, kakarad-karad na. But still, I had priorities in life. Kasi gusto mo sumunod sa uso eh. Amen? Luma na tong cellphone ko. Dot-dot pa rin hanggang ngayon. Alam mo yung 3210? 8210? Church. Trust in God. Lean not on your own understanding. Trust in the Lord. Trust God for your today. Di ba marami tayong nararanasan ngayon? Na minsan hindi na natin alam ang solusyon. Pero kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos sumahawi ng daan para bigyan ka ng daraan. Amen. 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 Hindi mo man yan nakikita. Pag nagtiwala, naniwala ka sa Panginoon, hahawi ang Panginoon ng dagat para sa'yo. Amen. To make a way in your life. Amen. Kahit amo mo pa ang problema mo, naniniwala pa rin ako, God is in control of your life. Walang nagtiwala sa Panginoon na ipinahiya niya. May mga panahon lang na kailangan nating maghintay, magtiis. Si Joseph, diba? Pero may tinapon ng mga kapatid. Meron ba tayong mga kapatid na mga pasaway? Meron, tinapon siya ng mga kapatid sa, saan? Sa balon. Hindi pa na kontento, ibinenta pa sa Egypt. Tayo kaya ang nasa sitwasyon ni Joseph. Ano kaya ang isipin natin? Pamilya ko? Tinapwila ko? But then, Joseph trust in the Lord. Kaya church, never doubt in the dark what God has promised you in the light of His Word. Huwag na huwag kang mag-aalinlangan sa pangako ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ng pagsubog. Dahil naniniwala ako, Romans 8:28, pangako niya ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya at tinawag niya sa Kanyang kaharian. Ano yun? Everything will work out together for you. Ano man ang pinagdadaanan mo? Nasa gitna ka man ng tunnel, kapatid, may dulo yan. Makikita mo pa rin ang liwanag ng mundo. At sa pagtawid mo sa tunnel na yun, kasama mo ang Diyos. Trust God for your today. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon? Trust God. And lean not on our own understanding. Amen? Amen? You can never change your past. But we can trust God for our today to be better. Amen? Di na natin kayang baguhin yung nakaraan eh. Kahit lingutin mo pa yun na lingunin, mag-self-pity ka pa. Wala na, tapos na. Amen? But trust God for your today. Kayang-kaya pa niyang pagandahin mo ngayon. Amen? Kaya huwag kang manghinawa na magtiwala sa Diyos. When we don't understand, trust God. We supposed to live in the promises of God and not in His explanation. Amen? Sabi sa Biblia, mamuhay tayo ayon sa pangako ng Diyos. Hindi sa Kanyang explanation sa lahat ng iyong sitwasyon. Kasi may mga bagay, ayaw ng Diyos i-explain sa'yo kasi hindi mo rin maiintindihan. Kaya nga kailangan ng trust eh. Amen? There are things that we don't need to understand. Just trust God. He knows the end from the beginning. Yung simula natin, yung katapusan natin simula pa lang ng Diyos. Tandaan ninyo, ang panawagan ng Diyos sa iyo ay tapos na. Kung nasa gitna ka pa lamang, ngayon, tatandaan mo kapatid, itatawid at itatawid ka ng Panginoon to reach your destination. Amen. So church, whatever you are going through today, trust God. Nothing in life happened without a purpose. Don't lean on our own strength, ways, ability, and understanding. Don't fight
with God. Alam niyo po, sa tagal kong Kristiyano, isa lang. Isa ang lubusang unawaan. God is always right. Amen. Don't fight God. Amen. Amen. Huwag ka na makipaglaban pa sa salita ng Panginoon. Huwag ka na makipaglaban pa sa Diyos. Kasi ang Diyos laging tama. Amen. E ginigiit natin yung atin. E sabi na nga ng Diyos, hindi. Amen. So church, don't fight God. Trust Him. Because He is always right. Laging tama ang Diyos. Kaya huwag ka nang makipag-away pa sa kanya. Eh Lord, gusto ko. Hindi nga eh. May asawa nga eh. Eh Lord, gusto ko. Hindi nga eh. Mapapahama ka nga. Kahit iwalay na. Hindi nga eh. Ang kulit mo. Hindi lang siya may asawa. Ikaw din may asawa. Amen. Still legal pa rin yun. Kaya church, don't fight God. Because God is always right. Amen. You can never win. You better fight Satan. Why? Talunan na siya. Tatayuan mo na lang ang victory ng Panginoon. Sabi nga ng kanta kanina, di ba? He has risen. You want to be. Tinapos na niya. Kaya church, trust in the Lord and lean not on our own understanding. Sabi po sa verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Trust God for your future. Our future is uncertain. Amen? But we can trust God for our future. Sabi po niya sa Psalm 138 verse 8, tatapusin niya ang plano niya sa buhay mo. The future is in His hand. Amen? Acknowledge Him in all of your ways and He shall direct your path. Our future is in God's hand. He knows best for you. Akala mo, yun na yung the best. Meron pa palang inihanda ang Panginoon sa'yo na mas the best pa doon. Kaya church, trust God for our future, for our tomorrows. Amen? All the bad things that is happening to us today, God will work it out for our good. Katulad ni Joseph. Sino makakapagsabi magiging second to the highest sa king of Egypt si Joseph? Wala, di ba? Nung nasa panahon siya ng pagsubok, tumatawid sa tunnel of training. Amen? Tunnel of process. Parang tayo. Akala natin, Lord, sabi mo, tinawag mo ko. Lord, sabi mo, I am the head and not the tail. Lord, sabi mo, I will be the lender and not the borrower. Pero bakit ngayon? Kapatid, dumadaan ka lang sa proseso. Dumadaan ka lang sa training. It is not your destiny. Trust God for your tomorrow. The best is yet to come in your life. Amen. Kung ngayon, dumadaan ka sa pagsubok, family natin, dumadaan sa pagsubok, pangako niya yan. Act 16:31. Kapag nanampalataya ka sa kanya, ikaw at ang buo mong sambahayan, pinipilit mo silang in-encourage sa ayaw pa rin talaga eh. Trust God, kapatid! Amen! Dahil pangako yun ng Diyos, ikaw at ang buo mong sambahayan, maliligtas. Naniniwala ako, kahit isa sa ating pamilya, walang mapapahamak. Amen? Kaya church, trust God for our tomorrows. Amen? Sabi po niya sa Proverbs 16 verse 20, whoever gives heed to instruction prospers and blessed is he who trusts in the Lord. Pinagpala daw ang nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi sa Jeremiah 17 verse 7 to 8, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like tree planted by the waters that sends out his roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green.
It has no worries in the year of droughts and never fails to bear fruit. Kapatid, kakaiba ka. Kapag ang pagtitiwala at paniniwala mo'y nasa Diyos, bakit? Ang iba hindi namumunga, pero ikaw pinagpapala. Amen? Tignan mo si Joseph. Nasa lugar ng mga hentil, mga unbelievers. Pero makikita mo, God, let Him shine. Amen? In the midst of that place, ganun din po tayo. Hindi tayo matatakot. Tulad ng mundo. Kundi tingnan mo ang mundo ngayon, ano? Pasama ng pasama. Lahat ng bagay na masasama, binibigyan ng laws. Amen. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Eh kahit anong bigay pa ng tao ng laws, the laws of God said, dalawa lang nilikha niya, babae, lalaki, babae, lalaki. Amen. Kaya church, kakaiba ka. Kapag ang paniniwala mo ay nakatuon sa Diyos, we supposed to live a better life, not a bitter life. Kaya kita mo, umarap pa sa katabi mo, tingnan mo, paganda ba siya ng paganda? Ha? Paganda ba talaga siya ng paganda? Amen? Sabi sa Isaiah 26 verse 3 and 4, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because his trust is in the Lord. Amen? Trust in the Lord forever. For the Lord is the rock eternal that is that cannot be shaken. Kung nasheshake ka ngayon, kapatid, ay tinatanggal lang ang Diyos sa'yo. Trust God for our tomorrows. Amen? Church, we can rest even in the midst of our frustration and difficulties if we put our trust in the Lord. Amen? Everyone will pass the wilderness of life. Lahat po tayo may pagsubok. Wala pong perfect life. There will be always a wilderness that we are going to pass through. Amen? But we can be assured God will be with us along the way. Amen. Amen? Amen? Until we enter into our promised land. The land of freedom and victory. Though we can see, it or feel it, hindi man natin nakikita sa pamagitan ng ating mga mata, hindi man natin nararamdaman sa ating mga puso, trust God. His plan for us is a good and better life. Jeremiah 29:11. For I know the plan that I have for you. The plan of good and not of evil. To give you an expected end. Kapatid, in the end, ano man ang pinagdadaanan natin, you will always be a victor. Amen. If you will put your trust in the Lord. Sabi po sa verse, dito po ako magtatapos. Trust in the Lord, kapatid, with all your heart. And lean not on your own understanding. Acknowledge God in all of your ways. And surely, He will direct your path. Amen. 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 Pala po ba tayo mga kapatid? Amen. Kumayo po tayo lahat? Amen. Trust God for your today. Trust God for your tomorrow. Amen. 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 Manalangin tayo saglit. Manaming nasa langit, salamat po o Diyos sa araw at pagkakataon na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Na hindi lamang namin naranasan, Panginoon, ang iyong presensya. Subalit narinig namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, ito man ay financial, ito man, Panginoon, ay physical, ito man ay spiritual, Lord, inilalagak namin sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon, because you know well. And your plan for us is a better life. So, Father God, we entrust everything, lahat ng burden ng aming mga puso, lahat ng aming problema sa aming pamilya, lahat ng aming problema sa church, lahat ng aming problema sa aming mga employer, lahat ng aming problema sa aming mga kaibigan, Panginoon. Ipinagkakatiwala at inilalagak namin lahat sa iyo, Panginoon. Sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon. At naniniwala kami
We put our trust in you, God. Yes. And we believe, as you have promised, everything will work out together for good. Yes. For us who love you, Lord, and whom you are called for your purpose. Thank you, Lord. And once again, oh God, sineselyuhan ko po ng iyong banal na dugo ang bawat isang naririto. Lord, meet the needs of each and every one, Panginoon. Meet every secret petition, Panginoon. Lord, ikaw magpatunay na ikaw'y Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. At Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Meet the needs of my brothers and my sisters, Panginoon. At tagpuin mo ang bawat kahilingan ng mga puso ng bawat isa, Panginoon. At simula sa araw na ito, we believe, oh God, miracles is upon our life. Amen. Miracles is upon this church. Yes. Miracles is upon our employers. Yes. And thank you so much, oh God. Thank you, Jesus. For we believe, beginning today, our life will shine. Yes. Like a diamond in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, po. Ikaw na pala. It's my turn. It's your turn. Yeah. It's your turn. Bago po basahin